guilty nga siguro itong mga hinayupak na ito. That is their job. Eh kung wala kayong ginagawa, why the fuck are you afraid? I don't see anything wrong. Go ahead. Hindi ka dapat natatakot, bossing. Yan ang sinasabi, matakot ka sa sarili mong multo. The truth will set you free. Pero Yosef talaga naman, oh. Guilty ka! Ay, magandang, magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao! Nako, magandang umaga mga tol. Excuse me, magandang umaga mga tol, mga best. Araw dyan ng Martes ha, sa atin sa Pilipinas, a 11 ng Hulyo. Habang dito naman sa kinaroroonan ko sa Mexico ay a 10 pa lamang ng Hulyo. At ngayon po ay araw ng Lunes. Matter of fact, alas 6:30 ng gabi rito at alas 7:30 naman dyan. Marahil ay nagtatanong kayo, napaaga yata itong live natin. Eh, kailangan ho, mga tol, mga bes, kasi may flight ako in 30 minutes. Eh, andating ko pa sa LA from Mexico City ay mamaya pa po after 5 hours. So, kailangan na nating mag-live ngayon. Anyway, pag-uusapan ho natin. By the way, narito po pala ako ngayon sa Mexico City International Airport. Papakita ko lamang sa inyo itong itsura ng Mexico City Airport. Okay naman, maganda naman mga tol, mga bes, ano? Ayan, nasa likuran ko, yan mga kainan yan. Okay, ayan, oo. Nakikita ninyo dito sa kanan, ganun din mga kainan. At dito sa may harapan ko, ito yung pinaka waiting lounge nila. Sa likuran ko, ito pag tumalikod ako, nasa likuran ko yung mga upuan, mga tol at mga bes dito sa Mexico City International Airport. Nevertheless, pag-usapan natin itong martial law. Kailangan bang ha i-extend ang martial law o hindi? Ito ngayon ang pag-uusapan, bagamat hindi pa po pinag-uusapan dyan, pero nababanggit na po ng ilang mga senador, nababanggit na po ng ilang kongresista, wala pa man. Kasi eh, malapit na rin mag-expire ang martial law sa darating na bago mag-SONA ang Pangulo, one day before ng SONA, eh mag-i-expire na yung martial law. Kasi ayon sa saligang batas, 60 days lamang o 2 buwan pinapayagan ng ating saligang batas ang Pangulo na magdeklara ng martial law for 60 days. After the 60-day period, kailangan niya ng humingi na naman ng palugit or extension sa Kongreso at sa Senado. So, bagamat wala pa namang hinihingi ang Pangulo, nagpapahiwatig na po ang mga mambabatas, lalo na po yung kaalyado ni Manong Digong Duterte, na i-extend nila yung martial law. Bakit kanyo? Eh, sabi nga ni Senator J.B. Ejercito, wala namang problema raw na i-extend ang martial law, dahil dito raw nakikita mo itong martial law ni Duterte, eh wala naman daw paglabag ang mga militar o pang-aabuso, bitulad nung martial law noong 1972, at ngayon walang naitatala ha, officially, ayon kay Senator J.B. Ejercito, officially walang naitatala na paglabag sa karapatang pantao. Kaya take note, Commission on Human Rights, CHR, wala raw official na report. So ibig sabihin nito, walang umabuso, walang inabuso rin ng mga sundalo natin. Dahil mga sundalo natin ngayon ay disiplinado at nakafocus sa pakikibakbakan sa Maote terrorist group. Anyway, moving on mga tol, mga bes. Ito nga, sinasabi ni Senator J.B. Ejercito, pag extension, walang problema dahil wala sila nakikita pag-abuso, paglabag sa karapatang pantao at hindi raw naging abusado ang mga militar doon sa Mindanao. Ito ay sinang-ayunan din ni Senator Tito Soto. Sabi ni Senator Soto, okay din sa kanya. Maging si Senador Chis Escudero, medyo hindi kaalyado ng Pangulo yan. Medyo, hindi ibig sabihin, hindi naman siya oposisyon, pero hindi siya talaga madikit o kaalyado ng Pangulo, ay nagsabi na sasang-ayunan niya ang extension ng martial law kung ito ay kinakailangan, kung nakikita nilang kailangan pa ang martial law sa Mindanao. So far, mga tol, mga bes, ang natatanggap nating report mula sa ating mga sources sa Mindanao ay maganda naman, dahil medyo tumahimik ang Mindanao. Ano, aside dito sa mga war-torn areas, itong Marawi, itong
dito sa may Marawi lang actually ang kung saan may bakbakan ang magulo. Pero sa ibang mga lugar tulad ng mga Maguindanao, tulad ng mga Basilan, Jolo, medyo tahimik, walang patayan na reported dyan sa Ika nga Mindanao because of the martial law. Yun ang sinasabi. At ito ang sinasabi ng ating mga otoridad na nakakatulong ng malaki ang martial law doon sa Mindanao. Kasi nga, because yung mga sundalo natin, mga pulis, nakikita sa mga lansangan. At syempre, yung mga masasamang loob, yung mga nagbabalak na gumawa ng katarantaduhan, medyo nag-iisip-isip muna bago sila gumawa ng kalokohan. So, isa pa ang kinaganda ro ng martial law na ito, aba talaga namang makakapahinga yung mga kababayan natin. At dito ro makikita na talaga namang yung mga tao sa Mindanao ay natutuwa dahil nga sa pagdeklara ng martial law. Dahil nga rin, isa pa dyan, walang paglabag sa karapatang pantao at hindi naman daw naging abusado ang mga sundalo di tulad noong panahon ng martial law, mga tol, mga best. Ano. So, ito nga, yung pinag-uusapan ay ang sinasabi. Pero, tulad po ng isang pelikula, syempre, itong martial law na ito, meron din kontrabida. Kung may bida, si Manong Digong, may kontrabida. Eto, entro na naman si Congressman Lagman. Ang sinasabi ng Congressman Lagman, itong nagagalit siya sa mga kapwa senador at kapwa kongresista niya. Hindi pa naman daw humihingi si Duterte o si Manong Digong Duterte ng extension, nagsasalita na raw sila. Kaya nagagalit dito si Congressman Lagman. Medyo napahiya lang itong mama na ito dahil kung naalala ho ninyo, di ho ba? Nag-file sila ng ika nga pagkontra sa kataas-taasang hukuman laban sa martial law. Pero ano ho nangyari? Hindi ho ba ibinasura lang ng Korte Suprema yung i-file nilang pagkontra sa martial law. Anyway, eto na naman, nagsasalita na naman itong si Congressman Lagman at nagngangaw-ngaw na naman at sinasabing hindi niya gusto at nagagalit siya sa kanyang mga kasamahan. Pero walang magagawa si Congressman Lagman. Kung yan naman italagang sang-ayon ang buong Senado at Kongreso, wala tayong pakialam ho doon kung sasang-ayonan ng Kongreso at Senado. Pero eto nga mga kapatid, nakapagtataka ano po, ha? Sinasabi ni Senador Trillanes na ang Manong Digong Duterte ay abusado. Paano naman naging abusado ang Manong Digong Duterte? Kung sinasabi niya nga ngayon, hindi pa siya humihingi ng extension. Ang sabi ni Manong Digong recently, aantayin niya kung ano ang sasabihin ng militar o police, nung kanyang military commanders at saka police commanders. I-extend niya ang martial law kapag sinabi ng militar na yes sir, kailangan nating i-extend. Sabi niya rin, kapag sinabi ng PNP, yes sir, kailangan i-extend ang martial law sa Mindanao. Depende raw sa kanila yon. Hindi siya mag-i-extend basta-basta. Okay? So, mali na naman si Senator Trillanes sa sinasabi ni Trillanes, abusado yun, diktador yan, aabusuhin niya yung martial law. Nakita mo naman ngayon, alam kong nakikinig ka Senator Trillanes, sir. O, dinapahiya ka na naman. Eto ka na naman. Salita ka ng salita na naman. Okay? Sabi mo, may mga paglabag, may pang-aabuso. Ganun nangyari. Wala namang pang-aabuso at paglabag, Senador Trillanes. Ha? Wala namang lumabag ngayon sa ika nga martial law na ito. Yung mga sundalo, disiplinado. Ha? Hindi kagaya nung panahon ng 1970s. Ha? Walang paglabag sa karapatang pantao na ikinatatakot mo, ha? Na kinatakot ni Senadora Risa Ontiveros, na kinatakot ng mga Dilawan na may mga pag-aabuso, na kinatakot nila Chito Gascon na magkakaroon ng paglabag sa karapatang pantao. Ano nangyari? Di ba wala? So ano nangyari? Napahiya kayo ngayon. Ha? Yung problema kasi, daldal kayo ng daldal. Ha? Isiping mabuti muna. Ha? Hindi pa nga masama na kagaling yung isipan. Kagaya ngayon si Trillanes, sasabihin niya, aabusuhin ni Duterte itong martial law. Walang pag-abuso, Trillanes, hindi maabuso ang Pangulo. Ang sabi ng Pangulo, aantayin niya, tatanungin niya ang militar kung kailangan i-extend. At kung sasabihin ni General Anyo at General Bato de la Rosa na sir, hindi na po kailangan, then entonces,
ibababa ng martial law. Malalaman natin yan, mga tol, mga bes, ngayong SONA niya, few days from now. So, mag-antay-antay lang ho siguro. Kasi, yung problema naman kasi dito sa atin, ha, lalo na itong mga Dilawan, ito sila Trillanes, pinangungunahan, sila Lagman, sila Alejano, lahat yan, pati rin sa Ontiveros, kasama na dyan, yung mga Dilawan, pinangungunahan kasi ninyo eh. Ha? Bakit hindi na lang kayo mag-antay? Mag-antay kayo kasi Susmari Joseph, eh, masyado kayong atat na atat, ikaw masyado ko yung hot, ha? Parang sinisilaban ng siling labuyo yung mga wet packs ninyo. Mag-antay kayo, ha? E tingnan nyo, alam mo yung taong nag-aantay, may biyayang dumarating, ha? Ika nga sa English, patience, ha? Is a virtue. E kayo, tira kayo ng tira, daldal kayo ng daldal, pangungunahan ninyo, sasabihin ninyo na gagamitin, abusuhin na martial, di napahiya kayo, o. Kinontra-kontra pa ninyo sa Supreme Court. Hindi naman kayo kinatigan ng Supreme Court. Ngayon na naman, kukontra naman kayo, sasabihin na naman ninyo na extension. Hindi na, baka wag na, hindi na kailangan ng extension. Depende, di ba? Kung magulo pa rin, kung kailangan i-extend, yan ang sinasabi. Aba, ini Senador Chis Escudero, kung kailangan i-extend, hindi yung puro kayo sat-sat, mas marunong pa kayo sa mga sundalo, ha? Eh kung gusto nyo, kung mas marunong pa kayo sa sundalo at saka sa mga pulis, eh kayong pumunta doon, di ba? Senador Trillanes, total, dati ka na mas sundalo. Eh bakit hindi ikaw pumunta roon? Makipagbakbakan ka doon, sama mo na si Alejano. O sama mo na si Congressman Lagman. Isama mo na rin si Juan Siguro, sila Senador Ontiveros at saka yung mga ibang kaalyado nyo dyan. Sila yung mga Dilawan. O isama nyo na lahat. At saka yung mga kaalyado nyo na mga tauhan ninyo, isama nyo na doon. Yun ang maging sundalo nyo. Makipagbakbakan kayo, ha? Kung gusto ninyo, kung mas marunong pa kayo sa Diyos ko po, sa militar, ha? Kaya tumigil na, itigil na 'yung mga katarantaduhan ninyo, ha? Wala pang hinihingi, ito po, ha? Ito hindi fake news. Wala pang hinihingi extension ang pangulo para sa martial law. Magsi 60 days po ito bago ang kanyang SONA, all right? Walang hinihingi ang Pangulo na martial law. Ulitin ko po, hindi pa siya humihingi. Sabi ng Pangulo, hihingi lang daw siya ng extension ng martial law kung ito po ay hihingiin or sasabihin sa kanya ng AFP at PNP. So far, wala pang sinasabi ang AFP, wala pa rin sinasabi ang PNP na hihingi sila ng extension. Entonces, baka ibaba na ang martial law bago mag-SONA or sa SONA. Pero ang tabayanan ho natin yan because wala pa pong sinasabi ang Manong Digong Duterte. Inaantay niya. Kaya ikaw, Trillanes, yung bunganga mo na naman na sinasabi mong aabusuhin ni Duterte ang kanyang kapangyarihan, magdideklara na martial law, i-extend niya, pahahabain niya tulad ni Marcos. Hoy, tumahimik ka muna. Wala pa nga. Antayin muna natin, ha? Kayong lahat, mga Dilawan, mga liberal senators, kayong Magnificent Seven dyan, ang mga Thundercat, Lagman, Bagilat, Alejano, magsitahimik, ha? Antayin, tignan. Ngayon, kung mag-i-extend ng Pangulo, siguro ibang usapan na, pero ngayon wala pang sinasabi. And I doubt kung mag-i-extend ng Pangulo, depende ro sa AFP, depende sa sabihin ni General Anyo, ang AFP Chief of Staff, depende kung ang sabihin ni General Bato de la Rosa. Kung sasabihin nila, sir, tama na ang Marcelo, tatama na, di ba? Nasa mga sundalo yun at saka sa polis. Hindi si Manong Digong mag-i-decide yan, okay? Tandaan niyo, hindi si Manong Digong. So, think about it. Puro kayo sat-sat kasi ng sat-sat. Puro bunganga ninyong ginagamit ninyo. Hindi kayo nag-iisip. Think, di ba? Imbis na makatulong kayo. Tumulong na lang kasi kayo. Kung ayaw nyo tumulong, manahimik kayo, mga buisit. Gumawa na lang kayo ng inyong mga batas. Ha? Dahil trabaho niya sa Kongreso Senado, gumawa ng batas. Hindi mag-imbestiga. Hindi yung puro ngak-ngak. Pinapasweldo kayo ng taong bayan para gumawa ng batas. Alright? Kung ayaw nyo tumulong, ayaw nyo makiisa, tumabi. Kung ayaw nyo ng mga nangyayari sa ating bansa, kagaya na sinabi ko kahapon, layas. Pwede ka naman lumayas, Trillanes, Alejano, Lagman, Bagilat, pwede kayong lumayas, pumunta sa ibang bansa. Wala naman po ipigil sa inyo dito, sa Pilipinas. Layas. Yeah. Oh, kung ayaw nyo pamamalakad dito, teatro, bumalik na lang kayo sa 2022 at doon tumakbo kayo. At magdasal kayo na mabuti, baka manalo kayo. Kung hindi kayo manalo, eh pasensya na lang. Ibig sabihin, kung hindi na manalo ang liberal, wala na talagang tiwala ang mga tao sa Dilawan. Dahil mga inutil kayo. Ano? Yung mga pinuno na binoto ninyo, puro inutil. O yan. Alright? So mga tol, mga bes, yan na lang muna. Ano po?
Eh ako, ito na, nagtatawag na yung aking sasakyang eroplano. Bukas po ulit, kita-kita tayo. Pero for now, ano po? Ito po, ang mga pangyayari. Sa mga darating po na araw dyan, pag-uusapan yung kung i-extend ba ang martial law, yung mga mambabatas natin, pabor, depende raw, okay? Kung magulo pa, i-extend nila, alright? Bagamat hindi pa humihingi si Manong Digong Duterte kung i-extend, no? Kita ninyo, kayo mga dilawan, wala pang hinihingi ang Manong Digong, inaantay niya ang report ng militar. Pag sinabi ni General Anyo, pag sinabi ni General Bato na i-extend, i-extend niya. Pero pag sinabing hindi na raw. Yan ang aking impormasyon na natatanggap mula sa palasyo, alright? So, paabangan ho natin yan. Ang tabayan, huwag ho natin pangunahan ang Pangulo. Ha? Kayong mga dilawan, manahimik. Ha? Dahil yung mga supporters ni Manong Digong, nananahimik, inaantay lang, nag-aantay. Alright? Bueno, mga tol, mga best, kita-kita tayo bukas. Ito na, pasakay na tayo sa aking, pasakay na po sa flight papuntang Los Angeles. Kita-kits tayo bukas ulit. Maraming salamat sa walang sawang suporta, sa pakikinig, pagtutok sa Erwin Tulfo Live. Okay? Mula po rito sa Mexico City, Erwin Tulfo, bidding you farewell. Nagpapasalamat po sa Panginoong may kapal. Pasalamatan po natin. Ako po si Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas.